Papataon po ng LTFRB ng preventive suspension ang Don Mariano Transit kasunod po ng aksidente sa Skyway kanina umaga. May ulat on the spot si Dano Tingpungko. Dano? Siya sa tuwing na-aksidente ang isang bus ayon sa LTFRB, bahagi ng kanilang standard operating procedure ang magpataw ng 30-day preventive suspension sa prangkisa kung saan nakapaloob ang na-aksidenteng bus. Ang preventive suspension ipapataw pagkakuha ng ahensya ng kopya ng police report sa nangyaring aksidente. Sa kaso ng Don Mariano Transit, ipapataw ang preventive suspension sa 21 bus unit sa prangkisang kinapapalooban ng na-aksidenteng bus. Sa loob ng preventive suspension, kailangan sumailalim sa inspection for roadworthiness ang fleet ng nasuspending prangkisa. Ang mga driver naman sasailalim sa mandatory drug test at road safety seminar. Ang bawat prangkisa rin daw ay dapat may kasamang passenger accident liability insurance na may maximum benefit rather na 75,000 pesos sa mga naulila ng mga nasawing biktima. Paglilinaw ni LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo, hindi ang preventive suspension ang tunay na parusa sa isang operator. Matapos kasi ang preventive suspension, idadaan sa hearing ng operator para matukoy kung dapat bang isuspende o tuluyang ikansela ang prangkisa nito. Hiwalay pang idadaang hearing sa korte para matukoy ang danyos at criminal liability ng parehong driver at operator ng bus. Hindi pa ang unang beses na nasangkot sa aksidente ang Don Mariano Transit. Ayon kay Del Mundo, may pending case pa ang naturang operator sa isang hiwalay na aksidente. Hindi pa masabi sa ngayon ng LTFRB kung tuluyang ikakansela ang prangkisa ng Don Mariano Transit dahil sa nangyari. Pero may ilang panuntunan daw na sinusunod para makansela ang isang prangkisa. May ilang mga panukala raw na pinag-aaralan ng LTFRB para higitan pa ang mga prangkisa at maiwasan ang mga parehong aksidente. Sa ngayon, ongoing ang pagsasailalim sa random at surprise inspection for roadworthiness sa mga bus unit na may aktibong prangkisa. Sinisigap pa natin sa ngayong makuha ang pahayag ng Don Mariano Transit pero ngayon-ngayon lang nakakuha tayo ng kumpirmasyon mula sa LTFRB na ang buong fleet ng Don Mariano Transit na may 78 units ay isasailalim sa preventive suspension para isailalim naman sa inspeksyon ng LTO. Maraming salamat, Dano Tingkungko.